Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscat, and welcome back again here on our channel. So guys, for today's video is the part 10 of Sapilitan, and this will be the last part of Sapilitan series. And no more shout out na rin po sa video na to, maybe to the next video that we're going to publish here on our channel na pinamagatang misyon. Sana supportahan po ninyo yan kung gaano po ninyo sinuportahan itong mga nakalipas na video na pinapublish natin sa channel na ito. Muli po tayong magsama-sama sa misyon. At syempre, bago ang misyon, patapusin muna natin itong sapilitan. Just comment down below after you watch this video kung anong masasabi mo sa lahat ng nangyari sa mula sa part 1 hanggang sa part 10. And before that, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And now, let's start to read the part 10 of Sapilitan. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Sapilitan, Part 10. Matthew's POV. Ilang araw pa ang lumipas, isang tanghali, katatapos lang namin kumain doon ni Joffrey ng tanghalian. Matapos nga ang tanghalian na yon, ay muli naman itong umalis patungo sa hasyenda. Wala pa mang ilang minuto, magmula nang umalis ito ay agad naman itong bumalik. Bakit mo pinahiram ng ganoong kalaki halaga ng pera si Mang Ben? Agad na tanong nito sa akin nang bumalik nga ito. Hindi ko naman inalis ang paningin ko sa kanya. Kapansin-pansin din ang madilim nitong anyo. Heto na naman tayo, mahina kong bulong sa isip ko. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ko bago ako sumagot. At bakit naman hindi ko siya pahihiramin? May sakit daw ang nanay niya at kinakailangan nila ng pambili ng gamot. Hindi naman niya mabilhan ng nanay niya ng gamot gawa ng hindi pa araw ng sweldo niya. Sagot ko kay Joffrey. At naniwala ka naman, Matthew naman, naturingan kang businessman pero hindi ka marunong kumilatis ng tao. Niloloko ka na hindi mo pa rin alam. Galit na sabi nito sa akin. May tao bang gagawing dahilan lang ang nanay nila para lang makapangloko o makapangbiktima? Tanong ko sa kanya sa medyo naiinis na paraan. At isa pa, nagtanong din naman ako kay Nanay Anson. At ang sabi niya ay totoong may sakit nga ang nanay ni Mang Ben. Naiinis ko pa rin sabi sa kanya. Tingnan mo nga Matthew kung gaano nakatanda si Mang Ben. Kung si Mang Ben nga ay matanda na, lalo na ang nanay nun at malamang sakitin na din yun. O baka mas tamang sabihin na hindi na inaalisan ng sakit ang matandang yun. Galit na sabi ni Joffrey. Joffrey, suway ko naman sa kanya dahil hindi ako makapaniwalang lalabas sa bibig niya ang mga ganoong salita. Bakit? Eh hindi naman talaga gumagaling ang rayuma ha? Sagot nito sa akin. Bigla namang nawala ang pagkasimangot ko sa mga sandaling yon at napalitan ng pagtataka. Ano?
Rayo mo lang ang sakit ng nanay ni Mang Ben? Nagtataka kong tanong. Kahit itanong mo pa kay Nanay Anson kung gusto mo, kung ano-anong ointment lang naman ang gamot doon, at hindi 10,000 na katulad na pinahiram mo kay Mang Ben. Sabi nito na sinabayan niya ng paghagod ng buhok niya. Okay, mali na ako kung mali. Pero may pinirmahan naman siyang kasunduan namin na buhapayag siyang ibawas ang hiniram niyang pera sa akin mula sa magiging sahod niya on an installment basis. Sagot ko kay Joffrey. That's not my point. Ang punto ko kasi ay hindi mo gaano kinikilala ang pinagkakatiwalaan mo. Sabi nito sa akin sa paraang mataas ang tono ng pananalita. Kaya naman saglit kong pinakalma ang sarili ko bago ako muling nagsalita. Inamin ko na sa'yo na nagkamali ako. At sa kasariling pera ko naman ang pinahiram ko kay Mang Ben. Kung makasigaw ka naman sa akin ay parang wala nang kapatawaran ang nagawa ko. Sagot ko sa kanya. At upang hindi na humaba pa ang pagtatalo namin ay lumakad na lang ako palayo mula sa kanya. At dahil sa inis ko, sa mga oras na yon, kahit wala akong balak na dalawin ang kubo namin dati ni Tatay Fernando, ay doon ako dinala ng mga paa ko. At katulad ng inaasahan ko, naabutan ko muli si Ulysses sa kubo namin. At gaya ng dati, muli nitong kinamusta ang kalagayan ko sa malaking bahay. Kamusta ka naman doon sa malaking bahay? Tanong nito sa akin. Maayos naman ang buhay ko doon. Siya nga pala. Ipag-iba mo na itong dating kubo namin para naman ma-extend mo ang talyar mo. Sabi ko kay Ulysses. Sa tulong na ibinigay ko noon kay Ulysses, ay nagawa nitong makapagsimula ng negosyo niya sa pamamagitan ng pagtatalyer sa harapan ng bahay nito. Nagulat naman ito sa sinabi ko. Gulat itong nakatingin sa akin. Hindi ako nagbibiro. Total naman ay mahina na rin ang mga kahoy nito at sira na din ang ilang parte nito. Mabuti na din yun para mapakinabangan din ang space kaysa naman mga insekto lang ang makinabang dito. Sabi ko sa kanya. Aba Matthew, hindi ko tatanggihan yan. Nakangiti nitong sabi sa akin. Lumipas pa ang ilang oras. Padilim na nang maisipan kong umuwi sa malaking bahay. Habang naglalakad ako ay kay sarap sa pakiramdam na panoorin ang sunset. Nang tuluyan naman akong makauwi ay nagulat ako sa nadatnan ko. Kasalukuyang nasa terrace si Joffrey noon. Naroon din si Bosley at tila ay nagsusukatan ng tingin ang dalawa. Bosley, paano ka nakarating dito? Ilang beses kitang tinatawagan sa cellphone mo pero hindi kita makontak. Agad na sabi ko nang makita ko nga ito. Kadarating ko lang from other country. Si Carlson ang nagbigay sa akin ng address mo dito at sinabi niya din sa akin na gusto mo nga raw akong makausap. Sabi nito sabay halik sa pisngi ko. Labis ko namang kinabigla ang ginawa niyang iyon. Kahit kailan ay hindi pa ako nito ginawa o hindi pa nito ginawa ang bagay na iyon.
Excuse me, biglang sabi ni Joffrey sa nakasimangot na paraan. Sabay sulyap sa akin bago kami tuluyan itong iwanan. Nang maiwan naman kami ni Boss Lee ay napahawak naman ako sa noo ko. Bakit mo ginawa yun? Siloso pa naman yun. Reklamo ko kay Boss Lee. Gumiti naman ito sa nakakalokong paraan. Gusto ko lang naman na iganti ka dahil sa biglaan niyang pagkuha sa'yo noon sa meat shop. Alam mo, mukhang terror ang asawa mo. Aminin mo nga sa akin. Hindi ka ba talaga pinagbubuhatan ng kamay nun? Tanong ni Boss Lee sa akin. Hindi naman marunong magbuhat ng kamay si Joffrey. Seloso lang talaga yun kaya palaging mukhang galit. Sagot ko sa kanya. Napansin ko naman ang biglang pagbabago ng mukha nito na para bang may naisip na ideya. Saglit, ibig mong sabihin ay mahal ka na ni Joffrey kasi sabi mo seloso siya. Tanong nito sa akin. Napatingin naman ako sa malayo bago sumagot sa malungkot na paraan. Ewan ka ba, Boss Lee? Ganun naman talaga si Joffrey. Protective siya sa lahat ng gusto niya at siguro nga ay kasama na ako ron. Sagot ko kay Boss Lee. Naku, Matthew, kung hindi mo lang mahal yung asawa mo eh baka naiiling nitong sabi na hindi na rin niya pinagpatuloy pa. Alam ko namang may pagtingin din si Boss Lee sa akin pero syempre hindi ko maaaring sundin ang bagay na yun dahil kahit papaano naman ay mahal ko pa rin si Joffrey. Agad naman namang iniba ang usapan namin sa mga sandaling yun. Okay, let's talk business now. Pag-iiba ko ng usapan. Matapos ang pag-uusap at merienda namin ay agad din siyang nagpaalam sa akin. So paano ba yan? Uuwi na din ako dahil marami pa akong aasikasuhing importanteng bagay. Paalam nito sa akin. Hinatid ko naman ito hanggang sa marating namin kung saan nakapark ang kotse niya. Nang marating naman namin ang kinaroroonan ng sasakyan niya, ay muli itong nagsalita. Matthew, medyo matatagalan na naman siguro bago tayo muli magkita. May project akong sisimulan sa Canada. At ilang buwan din yun. At sana pagbalik ko ay tuluyan na kayong maging okay ng asawa mo para naman maging masaya ka na. Sabi nito sa akin. Ngiti lang ang naisagot ko sa kanya. I'll miss you. Sabi naman ito sa akin. Mamimiss din kita. Sagot ko sa kanya at saka ko siya niyakap ng mahigpit. Sige na, mag-ingat ka sa pagmamaneho ha. Sabi ko at saka ito tuluyang umalis. Wala naman akong nagawa kundi ang sundan na lang siya ng tingin habang lumalayo. Napakabait talaga ni Boss Lee. Tanging nasabi ko sa mga sandaling yon habang hinahatid ko ito ng tanaw. Humiling din ako na sana ay matagpuan na nito ang totoong para sa kanya. Maya-maya pa na hindi ko na natatanaw ang sasakyan ni Boss Lee ay agad na din akong tumalikod upang pumasok na sa malaking bahay.
pagtalikod na pagtalikod ko ay muntikan na akong mapalundag sa gulat dahil nakatayo pala si Joffrey mula sa di kalayuan. Joffrey naman, ilingko dahil sa gulat. Sa halip na kausapin ako nito ay lumakad ito patungo sa loob ng bahay. As usual, nakasimangot pa rin ang mukha nito. Kinabukasan, pagising ko ay agad akong kumain ng almusal. Hindi naman kami nagkasabay ni Joffrey sa almusal dahil maaga itong nagkulong sa library. Matapos kong ngang kumain ay agad akong nagtungo sa garden. Habang nakaupo ako at pinagmamasdan ko naman ang mga makukulay na bulaklak sa hardin. Maya-maya pa ay nilapitan ako ni Joffrey. Kumain ka na ba? Agad kong tanong sa kanya. Well, matapos nitong magtampo sa akin kahapon ay hindi niya na ako kinausap kaya naman gusto kong bumawi ngayon sa kanya. Gusto mo bang uminom ng kape? Ipagtitimpla kita. Tanong at sabi ko sa kanya. Huwag ka na mag-abala pa, sabi nito. Sabay inangat nito ang isang kamay niya bilang senyas na huwag na siyang ipagtimpla. Naupo ito sa isang silya na nasa harapan ko. Nakaramdam ako ng kaba sa mga sandaling yun. Nang tingnan ko naman siya sa mga mata niya, ay may naaaninag akong lungkot mula roon. May problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin. Tanong ko sa kanya na may halong pag-aalala sa tanong ko. Umiling naman ito. It's about us. Maikli nitong sagot sa akin. What about us? Tanong ko sa kanya na sinabayan ng kakaibang kaba mula sa dibdib ko. Gumawa ito ng malalim na buntong hininga bago nagbitiw ng salita. Matthew, sabi nito at saka muling nagbuntong hininga, sabay tumingin sa malayo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko sa kanya. Pinalalaya na kita. Mabilis nitong sagot sa akin. Ano? Nagtataka kong tanong sa kanya. You heard me, Matthew. Pinalalaya na kita. Pag-uulit nitong sabi sa akin at sa kanya, ako diretsong tiningnan sa mga mata ko. Wala naman akong nakikitang galit o kahit maliit na poot mula sa mga mata nito. Bagkus, sakit, pagod at pagkabigo ang nakikita ko sa mga mata nito. Pero Joffrey, sabi ko na agad niyang pinutol. Umasa lang naman kasi ako na baka sakali lang naman na matutuhan mo na akong mahalin sa ganitong pagkatao ko. Sabi nito na tila ay lalong lumalalim ang kirot na nakabakas sa mukha nito. Isang malalim na buntong hininga ang muli nitong pinakawalan bago muling nagsalita. As usual, kagaya ng dati, umasa na naman ako. Para akong isang bata na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa mga fairy tales at happy ever afters, sabi nito sa akin. Halos hindi naman ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang mga binitiwan nitong mga salita. Sa isip-isip ko naman ay hindi siya aasa sa pagmamahal ko sa loob ng maraming taon kung hindi niya ako mahal.
Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Kinakailangan kong magtungo agad sa ibang bansa kung saan tayo kinasal upang makapag-file na ako ng legal action for our marriage divorce as soon as possible. Sabi nito sa akin. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay muli itong nagsalita. Of course, mapupunta sa iyo ang lahat ng yaman natin bilang mag-asawa. At ngayon pa lang ay sinisiguro ko na sa iyo na hindi ka mawawalan pagdating sa aspeto ng pinansyal. Sabi nito sa akin. Tila nag-iba naman ang ekspresyon ng mukha nito. Lahat ng pinakita nitong emosyon kanina ay napalitan ng tila ay galit. Nakaramdam naman ako ng lungkot mula doon, lalo na nang tumayo si Joffrey. Balikan mo ang taong tunay mong mahal, Matthew. Makakaasa ka hindi na kita pipigilan pa. Sorry dahil sa loob ng mahigit 3 taon ay kinulong kita sa kasal natin na hindi mo gusto. Muli nitong sabi at saka lumakad palayo. Nakalayo na si Joffrey mula sa akin ngunit punong-puno pa rin ng pagtataka ang mukha ko. Ang pag-asang inakala ko kanina ay napalitan ng takot. Takot na baka sa huli ay matalo lang ako sa huling alas na ilalaban ko ngayon. Pagtingala ko naman ay nakita ko ang napakagandang sikat ng araw at para sa akin, isa yung senyales na kinakailangan kong ilaban ang nahuhuling pag-asa na mayroon ako. Isang ngiti naman ang pinakawalan ko sa mga sandaling yun. Joffrey's POV. Mabibigat ang ginagawa kong mga paghakbang habang umaakyat ako patungo sa silid namin ni Matthew. Well, siguro ay mas dapat kong sabihin na silid ko na lang dahil kaninang umaga pa nakaalis si Matthew. Pinahatid ko din siya kay Nilo kanina hanggang sa townhouse nito. Pagpasok ko sa silid ko ay madilim na dahil gabi na yon. Hindi naman na ako nag-abala pang buksan ang ilaw bagkus ay dumiretso na ako sa banyo upang saglit na maligo. Pagod na pagod naman ako sa araw na yon dahil mas pinili kong maglibot buong maghapon sa buong hasyenda. Inabot na nga ako ng dilim sa hasyenda. Kaya nang makita ako ng isa sa mga tauhan namin sa hasyenda at niyaya ako nitong maghapunan sa bahay nila ay pumayag na ako. Habang pauwi naman ako kanina ay sobrang bigat ng pakiramdam ko. Matapos ko namang maligo ay naisip kong uminom ng alak dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Pero agad ko ding iniwasan ang kagustuhang yon dahil hindi naman talaga yon makakatulong sa akin at hindi rin yon makakabawas sa bigat ng nararamdaman ko. Uminom man ako ay naroon pa rin ang bigat kapag gumising ako kinaumagahan. Mas makabubuti pa siguro kung harapin ko na lang ang kabiguan ko. Nagtungo naman ako sa walk-in closet upang kumuha ng maisusuot kong pantulog. Matapos kong makakuha ay agad na din akong lumakad patungo sa silid na tinutulugan ko. Ngunit bago ako pumasok sa silid ko, ay naalala kong
Wala na nga pala si Matthew at bakante na ang higaan na dati nitong tinutulugan. Kaya naman, naisip kong doon na lang matulog. Sana lang ay hindi pa pinalitan ni Nanay Anson ang punda at kumot na ginamit ni Matthew para kahit man lang doon ay maramdaman kong katabi ko pa rin siya. At dahil nga madilim doon at hindi na ako nagbukas pa ng ilaw ay nangangapa kong tinungo ang dating higaan ni Matthew. Paghiga na paghiga ko naman ay naramdaman kong may katabi ako kaya naman agad na akong tumayo sa gulat. Sino ka? Tanong ko sa taong naroon. Agad ko namang tinungo ang switch ng ilaw upang buksan nga iyon at alamin kung sino ang kasama ko sa mga oras na iyon. Matthew's POV. Nakangiti naman ako habang inaaninag ko si Joffrey sa madilim na silid na yon na animoy parang bulag na nangangapa sa dilim. Nang mahiga ito at nang maramdaman ako nito sa tabi niya ay halos mapapalon ito sa gulat. Muntik naman akong matawa ng malakas dahil sa naging reaksyon nito. Binuksan naman ito ang ilaw dahil sa gulat at sa takot na din siguro. Matthew, gulat nitong iling nang makita niya ako. Yes, ako nga. Tara na, matulog na tayo. Kanina pa kaya ako inip na inip sa paghihintay sayo. Sabi ko at saka ko hinatak ang kamay niya. Napahiga naman ito ng hilahin ko nga, pero nananatiling gulat pa rin ang reaksyon ng mukha nito. Bakit narito ka? Umalis ka na kanina, di ba? Naguguluhan at nalilito nitong tanong sa akin. Oo nga, umalis naman talaga ako kanina dahil may inasikaso lang akong iilang mahahalagang bagay sa meat shop at sa townhouse. Magmula ngayon ay si Coulson na ang bahala doon. Nakangiti kong sabi sa kanya. Pero bakit maikli at nahuutal nitong tanong sa akin? Anong bakit? Balik na tanong ko naman sa kanya sa natatawang paraan. Aaminin ko namang nag-e-enjoy ako ng husto sa reaksyon ni Joffrey na nalilito at natataranta. Pinabalik na kita kay Bosley, di ba? Sabi nito sa akin. Oops, correction. Ang sabi mo sa akin kanina ay bumalik na ako sa taong mahal ko. Kaya yun ang ginawa ko. So bakit nakapasok sa usapan natin ang pangalan ni Bosley? Tanong ko sa kanya. Bakit? Di ba? Si Bosley naman talaga ang mahal mo? Tanong nito sa akin sa nauutal na paraan. Hindi, maikli kong sagot. Alam ko namang iniisip ni Joffrey na may gusto ako kay Bosley, pero mas pinili kong hindi yon ipaliwanag sa kanya dahil gusto ko nga siyang sorpresahin sa katotohanan. Kagabi, nang magtampo nga ito dahil sa pagdating ni Joffrey kahapon, ay hindi agad ako nakatulog dahil pinag-isipan kong maigi ang lahat ng mga ipinapakitang pag-uugali at kilos ni Joffrey. At isa lang ang nahanap kong sagot mula doon. Walang iba kundi, mahal din pala talaga ako nito. Hindi, pero biglang sabi ni Joffrey na agad kong pinutol.
Ang dami mo namang tanong. Sabi ko sa kanya na siyang niyakap ko ng mahigpit. Matulog na nga tayo, sabi ko sa pabulong na paraan. Nagbuntong hininga naman ito bago nagsalita muli. Wait, sinasabi mo bang ako ang mahal mo at hindi ang boss Lee na yon? Tanong nito na hindi pa rin makapaniwala. Well, hindi ko naman sinasabi sa iyo o hindi ko man sinasabi sa iyo pero pinaramdam ko naman sa iyo. Sagot ko sa kanya. Saglit itong natigilan sa mga sandaling yon. Tumingin sa isang sulok bago bumalik ng tingin sa akin at saka nagsalita. I'm sorry sa mga hindi magagandang asal at mga salitang nasabi ko sa iyo noon. Aaminin kong nawala na kasi ako ng tiwala sa mga tao matapos akong iwanan dati ni Gladys. Sabi nito sa akin, okay, I will forgive you kung sasabihin mo sa akin ang tunay mong nararamdaman sa ngayon para kay Gladys. Sabi ko sa kanya. Wala na. I mean, siguro nga attracted lang ako sa kanya noon pero lumipas na yun ngayon. Sagot nito sa akin. Sus, eh sobrang makahulugan nga ang pagtingin mo sa kanya noon sa birthday eh. Sabi ko sa kanya sa paraang parang nagtatampo. Humalik naman ito sa akin bago niya ako sinagot. Hay nako, seloso ko talaga. Honestly, tinitingnan ko lang siya kung paano niya ako naloko dati. E samantalang halata naman sa mga kilos at facial expression niya na ang pagiging manloloko. Sagot nito sa akin. We, eh kung saan-saan ka nga nakatingin eh. Maikli kong sabi sa kanya. Nagbago na ako magmula nung ikasal tayo. Ikaw naman kasi, ni hindi mo man lang ako pinagbigyan. Sabi nito sa akin. Kaya ba ang sungit-sungit mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Frustrated lang noon ako noon dahil ang buong akala ko ay hindi mo na ako magagawang mahalin. Akala ko, baliwala lang sa iyo ang lahat ng pagpapapansin ko. Akala ko nga nawalan na ako ng charm sa mga tao. Sagot nito sa akin. Sus, manhid ka lang talaga. Iling ko sa kanya. I'm sorry din pala kung pinaghinalaan kitang may relasyon kayo ni Boss Lee. Akala ko kasi talaga ay may namamagitan sa inyo. Oo, aaminin kong nagselos ako. Sabi nito sa akin. Alam mo, I realized later that I love you at the first time I saw you noong magkita tayo sa taniman ng kape. Sabi ko sa kanya sa seryosong paraan. And soon, I realized too that I wanted to see you again. Kaya nga, hindi na ako nagreklamo pa kay mama at papa nang malaman kong ikaw pala ang pakakasalan ko. Sabi nito sa akin. Nang hindi naman na ako makasagot ay muli itong nagsalita. Kung gusto mong magturo upang magamit mo ang pinag-aralan mo ay hindi na kita pipigilan. At kung gusto mo pa rin bumalik sa ipinatayo ninyong meat shop ni Boss Lee, susuportahan kita. Sabi nito sa akin. Sa ngayon, mas gusto kong gamitin ang pinag-aralan ko. Gusto kong magpatayo ng maliit na eskwelahan malapit sa hasyenda para sa mga batang nais na matuto. Sagot ko sa kanya.
E paano ang meat shop sa Maynila? Pati na ang townhouse mo? Tanong nito sa akin. Nakapag-usap na kami ni Boss Lee patungkol dyan. Ang share ko ay mapupunta na kay Colson. Sila na ngayon ang business partners. Tungkol naman sa townhouse, ay pinagplanuhan ko ng ilipat iyon sa pangalan ni Colson. Gusto kong dalhin niya ang pamilya niya sa Maynila. At least, may maayos silang matutuluyan. Aanhin ko naman ang napakaraming yaman. Hindi ko rin na, o hindi rin naman tayo magkakaroon ng anak. At least, sigurado akong hindi pa babayaan ni Colson ang mga iiwan ko sa kanya. Paliwanag ko kay Joffrey. Alam mo, hindi lahat ng taong nanggaling sa hirap ay kayang ipamigay ang mga bagay na pinaghirapan nila. Iling ni Joffrey. Ngayon, ako naman ang may tanong. Bakit isang tulad ko ang pinakasalan mo at hindi isang babae? Tanong ko kay Joffrey. Malalim na buntong hininga ang pinakawala nito bago sumagot. Aaminin kong nawala na ako ng tiwala sa mga babae. Hindi na rin ako tumanggi pa nang malaman kong isang tulad mo ang ipapakasal sa akin. Kasi sinabi ko sa sarili ko na baka ikaw ang para sa akin. Ganitong pagsasama ang para sa akin at baka dito ako masumaya. Hindi nagtagal at naramdaman ko yung kasiyahan na hindi ko naramdaman mula sa dati kong mga naging nobya. Seryosong sagot sa akin ni Joffrey. So what if, sabi ko na agad niyang pinutol. No more what if, sabi nito sabay halik sa akin. At alam niyo na kung saan napunta ang gabing iyon. Gabing binigay ko ang karapatan ni Joffrey sa akin bilang asawa niya. Gano'n naman talaga, di ba? Gigibain ng pagmamahal ang lahat ng iniingatan mong bagay. Lumipas pa ang mahigit na 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan ay napatunayan ko sa sarili ko na si Joffrey at ang relasyon namin ang talagang para sa akin. Sa ngayon ay dito ko na puputulin ang kwento ng buhay pag-ibig namin ni Joffrey at ng mga taong nakilala ko sa nagdaang panahon. Nagpaplano din si Joffrey ngayon na muli kaming magpakasal sa ibang bansa. Pigilan ko man siya ay hindi rin ito magpapapigil. Inuumpisahan na rin sa ngayon ang maliit na paaralan para sa mga batang nagnanais na matutong magbasa at magsulat. At ano na ang balita kay Boss Lee? Sa maniwala kayo o sa hindi, hindi na sila business partners ni Colson ngayon sa meat shop. Bagkus, partners na rin sila in real life. Isang balita na kinasaya ko. Natupad ang panalangin kong sana makatagpo na si Boss Lee ng tunay na para sa kanya. Ang kwento namin ni Joffrey ay maitutulad ko sa mag-asawang sinusubok ng tadhana. Pero para sa akin, kung tunay na mahal ninyo ang isa't isa, bakit hindi niya hayaang pagmamahal ang maghari at hindi ang hiwalayan? Siguro, marami rin ang maaaring humusga sa pagsasama at relasyon namin ni Joffrey. Pero ano bang magagawa namin? Nagmahal lang naman kami at hindi namin maaaring turuan kung sino ang dapat naming mahalin.
Sa mga relasyong sinusubok ng tadhana, subukang hanapin ang pagmamahal at simulan ang sa umpisa ang relasyong nabuo sa pagitan ninyo. Huwag hayaang sirain ng kawalan ng tiwala at hinala. Humihingi naman ako ng malawak na pag-unawa sa mga relasyong tulad ng sa amin ni Joffrey. Nawa ay maging bukas ang isip ng karamihan sa ganitong uri ng lipunan sa komunidad. Ako si Matthew Brooke. Nagpapasalamat sa pagsubaybay mo sa isang makabuluhang kwento ng buhay pag-ibig ko. Minsan, ang pagmamahal ay nabubuo sa sapilitan. Sapilitan, wakas.